Oh my god. So guys, kung papansin nyo, yung kalahating bahagi ng screen ay hindi gumagana yung touch. So, kapisod nyo sa kabila, ayaw gumana. Ayan. So, yung upper side, ayan, hindi siya gumagana talaga. Ito, gumagana dito. So, try natin sa settings. Gagamit tayo ng OTG. So ito nga yun guys, ito yung OTG yung gagamitin ko at gamepad. Ito yung generic USB gamepad. So ayan, try natin kung mag-work siya sa ML. Sigurado naman gagana to sa mga OTG capable na Android devices. So ayan, i-run natin yung ML application. Ayan, ito ko, sira nga pala yung side na yun. So ayan, okay na. Hindi ko siya mag-allow dito guys, so diyan kasi yung part na may sira yung touchscreen. So try natin yung joystick, gumagana siya. So nakakagalaw siya. Try natin yung ibang buttons, walang function. Oh, wala siyang function, only the joystick lang. Left analog stick lang ang gumagana guys. So ayan. So try natin i-recall. Gumagana naman. So all good. Heal. Ayan yung spell na gagamitin. Ayan. Gumagana yung right side. So itong right side na to. Ayun. Ito. Yan. May diferensya yan. So tingnan nyo yung joystick. Hindi makadiretso dun. So nakikita nyo na ba yung idea kung ano kung gagawin pa. So ito na nga guys yung OTG. Pero hindi ko gagamitin yan guys. Ito ang gagamitin ko, yung OTG wire. USB OTG wire. So, nakuha ko yan dito. Yan, makikita nyo. So, ito. Buksan na natin tong joystick. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side, finally alive, we would just drive, never arrive. Yan, tinanggal ko na yung right analog stick, kasi hindi naman siya gagamitin, and ayan, nating tanggalin yung data cable niya. USB data cable na gamepad. Kasi balak ko palitan siya ng mas luma. Kasi sayang naman to, mahaba pa to. So, ayan. Okay, natanggal na siya. And then, ito. Sunod natin yung mga shoulder button na R1, R2, L1, L2. Ayan. At tanggalin natin yan. Ito na nga pala yung lumang ano, USB cable. Make sure na apat yung wire niya sa loob ha. Sa data cable yan. So ayan. Shoulder ko na siya dun sa loob. Pinalitan ko lang siya kumbaga. Kung gusto niyo putulin niyo na lang yun para di na kayo nag-solve. Ayan. Ayan. Oh, so ayan guys, so okay na. All good na. Ito na, dinuktong ko na rin pala yung sinasabi kong USB OTG wire. Ay, micro USB OTG wire yan. Ayan. Okay, tinanggal ko na yung USB-A. Okay, ito tatanggalin mo na yung joystick ng right side, yung pinaka gumagalaw siya sa loob. Kasi masyado siya bulky pagka sasarado ko na yung, may nagawa na pala akong box na paglalagyan ko na ito.
hindi siya magkakasya pagka nakaangat siya. Ayan. So, para tanggalin mo pala yan, itong apat na to, iaangat mo lang yan. Parang ganito. Ayan. So, nakaangat na. Then, pinipilit ko siyang tanggalin. So, ako naman, nakalimutan ko tanggalin yung R3. Naka-connect kasi siya sa board. Yung R3 niya, kailangan mong i-desolder bago mo siya matanggal. So, ayan, gumamit pa ako ng long nose para mahihila siya. So, hindi siya gagana, guys. Mahihirapan ako. So, napansin ko na kailangan na talaga ng soldering iron. So, ayan, guys. So, ayan nga, guys. Sinusubukan ko pa rin tanggalin. So, ayan. Oh. May soldering iron na. Hindi ko pa rin sinubukan. Ayan. So, sa susunod na clip, ano, okay na to. Ayan, tinatry ko pa rin kung paano ako tatanggalin ng mas mabilisan. So, ayan, sumuko na. Ayan, tanggal ka na siya, guys. Okay na. Pero itong dalawa na to, wag na wag nyo itong tatanggalin. Wag nyo i-disolder yan. Kasi masisira. So, ito nga pala yung box. Yung box na yan, yung puting plastic na yan. Gawa ko lang yan. Nag-jumper na rin pala ako dun para sa analog stick na wire. Ayan, konektado yan dun sa analog. So, ayan, guys. So, ano, magkaplanuan ko pa siya kung paano ko siya tatakpan. So, ayan, ganyan. So, ayan na, guys. Okay na. Tapos na mag, ano. Ito yung type niya. So, di-slide siya, guys. Para kung sakali magkaroon ng problema, madali ko lang siya maayos, diba? So, ayan. At importante na meron kayong case ng phone nyo. Para sa phone nyo, ha. Para sakto. Ito magsisilbing handle o holder. Holder ng phone nyo habang maglalaro kayo. So, ayan, guys. Dikit nyo lang yan dyan kahit anong yung actual picture niya. So, ayan yung cover. Nadikit ko na siya. Ayan na, guys. Tatry ko muna kung gumagana ba. So, ayan. Oh, nag-analog na siya, guys. Sa ginamaong switch na jumper. So, ito yung cover na may holder. Ito yung cover na may case ng phone nyo na nakadikit. So, ayan na. Okay. Sakto. So, try natin. Gumagana, guys. So, subukan ko mag-ML, ha. Ayan. So, ayan yan. Try natin. Sa practice mode ko lang gagawin to, guys. So, ayan na, guys. Oh, gumagana siya. Kung titignan niya, hindi ko matouch. Pero dun sa joystick, gumagana siya. And the right side. Yung right side na, gumagana siya. So, ayan. Okay siya, guys. Ayan. Okay na. So, ayan. Ito yung last. Ito yung para sa slow. Para mas madali, mas maayos. Mas klaro. Malikot yung video nila. So, ayan. Ganyan. So, smoothly. Ayan. Tapasok mo lang siya ganyan. Tapos. Ayan. Ayan. Inagayin nyo na yung micro USB OTG nyo. Micro USB OTG yung ginamit ko kasi micro USB yung phone ko. Kung Type-C yung inyo, gumamit kayo ng Type-C na, ano, na OTG. Ayan, malikot na naman. Pero kitang-kita naman, guys, na gumagana. Ayan. So, ayan na. So, guys.
na. Okay na. Wow. Ah, paglaro na siya, men. Ano to? Ba't may harang? Paglaro na siya. Kung nagusto niyo yung video na to, like niyo na lang po. Pa-like na lang and subscribe.